Isang magandang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-G-lovers, Giovanni B. So, may dinala na naman sa atin dito. Maliit lang to na flat screen, LED TV. So, problem nito ay hindi siya nabukas pero may indicator light siya. So, gumagana yung indicator light niya. Yan, pinaginan natin, tingnan nyo, umiilaw naman yan. Kahit pindutin mo dito yung remote, kahit dun sa physical button, ganun pa rin, hindi siya na-on. Yan, pindutin natin na hindi siya na-on. So, hindi siya nabukas. Naka-standby lang siya lagi. So, kita nyo naman, naka-standby siya lagi. So, gagawin natin, chicheck natin to. Yan, mga power source. Yan, diode. Tingnan natin kung normal ba yung supply. Yung low drop regulator natin, yung 1117. Tapos, mayroon pa yung isa nakatago dyan dito. Yung isa dyan, 1.8. Yung isa, 3.3. So, dito, tingnan natin dito kung may 1.2 volts. Tapos, yung isa nyan, yung sa malaki ay 5 volts na inductor coil. So, check natin. Yan mga i-check muna natin. So, mag-voltage check muna tayo mga ka-G-lovers. Titingnan natin yung mga voltahe na dito kung present ba o nandyan. So, yan yung problema natin. Yung indicator nga, sabi ko sa inyo, hindi siya na on pero meron siya indicator light o naka-standby lang. So, meron tayong 17. Tataas pa yan pag nag-on na. Yan sa backlight yan. So, ito 12 yung main source natin, yung main supply natin, 12. Okay naman. So, dito, meron naman yata to 12. So, ibig sabihin, okay to, supply to. Yan, drive yan ang backlight natin. Okay naman. Tapos, ito, dapat wala to. Kasi gagana lang to pag naka-on na. So, 1.8 yan. So, wala talaga. So, ibig sabihin, good, ba't kaya hindi nagbukas yun? Kadalasan kasi, meron na tong 1.8 kaya hindi siya nabukas. So, ito ngayon, wala siya. Ito yung 3.3. Good naman. Yan. Ito, nakakapagtaka. So, dito, sa, ano, may 12 tayo. Ay, 1.2. So, may maliit na inductor coil, 1.2. Yan. Hindi pala 12, 1.2. Tapos, dun sa malaki, dapat 5. Nasa 5. Yan. Tapos, yung isang IC natin dyan, ito, dapat wala pa to. Yung isang IC natin, meron dapat dyan 3.3. Yan. Pangalawa, 3.3. So, okay naman yung supply niya, but hindi siya nabot o hindi siya na-on. So, kadalasan, minsan kasi sakit na to ng ganito mga China board din. Kadalasan, itong main processor IC natin, yung IC natin, main IC natin, kadalasan yan, nag-lose yan dahil umiinit din yan. Kasi ito, good yung supply natin, meron siyang 17, minsan na 18 yan. And ito, ganun din. Yan, normal din ang supply. Ito, may supply din. Yan, yung driver natin sa backlight. Tapos, yung low drop regulator, okay naman. Kasi yung 1.8 natin, hindi naman nalabas hanggat hindi pa na-on talaga yan. Tapos, yung 3.3, okay naman. Yan. Tapos, yung ibang mga voltahe, 1.2 para sa maliit na coil. Tapos, dun sa malaking coil, 5 volts. So, okay naman yung supply niya. So, ang gagawin natin mga ka-G-lovers, dahil okay naman yung mga supply nito, baka may nag-lose dyan sa main IC natin or sira talaga yung main IC natin. So, ang gagawin natin, i-reheat lang natin yan, iinitin natin, tapos titingnan natin kung mag-on na ba siya. Yun ang yung 1.2, ito yung 5 volts, malaking coil natin, inductor coil. Tapos ito, meron yan 3.3, so 1 in 2. So, tingnan natin, ito, itong pinaka main IC natin na to, i-reheat lang natin, iinitin natin, baka kasi may loose contact, or talagang sira na yan. Pag ganun pa din, hinatir natin, tapos ganun pa din, hindi nag-on, baka sira yan, may posibilidad na sira yan, so papalit tayo nyan. So, naka 395 tayo settings. So,
i-hatir lang muna natin to. So bago ang lahat mga kajila, verse pa-promote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload natin na video. And pahit na rin ng like button. Kung sa FB page nyo ito napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay. So lagyan muna natin siya ng plaques. So itong ginagamit natin. Yan, palibutan lang natin. So, ang dadaanan lang natin yung mga paa. Tapos, ipaikot lang natin yung pag-hot air. Tapos, huwag natin sa gitna dadaanan kasi pagka sumubrang init naman, matunog yung mga paa, matanggal yung IC. Yo, ipaikot lang natin, dadaanan lang natin. Pag nakita natin na parang natunaw na yung lid, okay na yan. Yan, baka kasi matanggal yung IC. Mahirap pa naman magbalik niyan. Joke lang mga kajilabers. Pero totoo, mahirap talaga magbalik niyan. So, initin lang natin ha. Basta makikita naman natin na ano, na parang naluluso na yung solder dyan, yung lid sa paamang ng IC. Okay na yan mga kajilabers. So, makikita nyo naman yan, mapapansin nyo naman yan. Yan, pagkatapos natin siyang initin, siyempre lilinisan natin, yan, medyo mainit yan. Tapos, antayin natin na ng konti, palamagin natin ng konti lang naman, tapos try natin. So, okay na yan, nakita ko naman. So, diniinan ko pa yan para intact na intact talaga. Yan, linisan lang natin. Yan, dahan-dahan lang, baka kasi matanggal pa, mainit pa. So, okay na siguro yan, nakadikit na yan. So, linisan lang natin, analisin natin yung mga plaques sa pag-iilid niya o sa mga katabi niya. Yan, titingnan na natin to mga ka-J-lovers. Titingnan na natin na kung magbubot na ba, kung mag-on na ba. So, malalaman natin yan. Minsan, nasisira yan mga ka-J-lovers. Yan, may IC na yan. Pag hindi na on, nasisira din yan. So, hahanap ka ng pampalit niyan. Pero timing-timingan lang. Ika nga, timing-timing. Bihira naman, pero timing-timingan. Minsan natatimingan lang natin talaga na nasisira yan mga kajilabers. So, pinapalamig ko lang siya ng konti bago natin siya i-power on ulit. So, sana gumana siya mga kajilabers. So, balik natin tong LVDS natin. Kabit lang natin. So, pwede na siguro to. Medyo lumig-lumig na siya ng konti. So, pwede na natin siguro siyang i-plug in. Yan, basta lumig-lumig na siya ng konti. So, baka maka-encounter kayo nito, lalo-lalo sa mga baguhan. So, pwede nyo itong gayahin. Pero, ang professional, alam na kasi to kung paano to ayusin yung mga ganito. Basta normal yung supply, alam na yan. Ng mga professional. Basta importante, meron kayong pang hot air. Kahit mumurahin lang, basta importante, nakaka-heat. So, tapos, meron kayong tamang position ng pag-hit. So, hindi basa-basa hit ng hit. So, yan, may indicator light na tayo. Tapos, remotein natin ulit. Yan, nakita nyo, pula. So, remotein natin ulit. Pag nawala yan, ibig sabihin nag-boot. O, yun, nawala. O, ibig sabihin nag-on yan, mga kajilabers. O, umilaw na yung backlight natin. Tingnan nyo, umilaw na yung backlight natin. Pag sinilip mo siya, lumabas na yung changhong. Yan. Yan, okay na. So, test natin yung supply na sinasabi ko sa inyo kanina. Dapat nagkaroon na yon yung 1.8. Kasi wala yung kanina. Ibig sabihin, normal talaga yung ganun. Pero pag nakaranas kayo na hindi nyo pa ino-on, meron ng 1.8, may problema yan mga kajilabers. Mahirapan kayo mag-boot nyan, magpa-on. Dapat wala pa yon. Tapos, magkakaroon lang yan pag nag-una. So, ito, tingnan natin. Yan, 1.8. Nakita nyo, 1.8. Okay na siya, oh. Nag-boot na talaga. Yan. Kasi nawawala yan. Pag naka-off, wala talaga yan. So, dito, LVDS natin, may 12 volts na tayo.
Normal pa rin. Okay na. 1.2 at 5 volts. Tapos, yung 3.3. Tapos, yung iba pang supply, 12 volts. Yan. Mga normal na yan. Tapos, yung backlight supply pala natin ito, hindi ko na na-test sa inyo. Napakita pag-test. Basta umabot na yan ng 30. Hindi na 17. 33 yata to. 35, mga ganun. Nakalimutan ko lang mga gasa, ganun. So, yan. Naka-on na siya. Okay na siya. So, thank you very much. Sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you.